Ginamit mo lang ba talaga si Mr. Chulz para sa iyong channel? At bakit mo pinaasa si Mr. Chulz? Bakit nagustuhan mo si Mr. Chulz kahit na hindi ka gwapuhan? What's up mga ka-OFW Biahero? Welcome back again to my YouTube channel mga ka-OFW Biahero. So yun nga ano mga ka-OFW Biahero. Kung matatandaan nyo, nagpaalam itong si Ma'am Melinda kay Mr. Chulz na hindi na nga muna magpapakita at wala muna tambalang Melcho na mangyayari dahil sa kanyang dahilan patungkol dito sa kanyang trabaho. So marami ng haka-haka ang pumasok dito. Ang karamihan tanong ng mga tao, ginamit mo lang ba talaga si Mr. Chulz para sa iyong channel? At bakit mo pinaasa si Mr. Chulz? Bakit nagustuhan mo si Mr. Chulz kahit na hindi ka gwapuhan? Hindi papasok ang haka-haka na yan kung di dahil dito sa ex na pumasok na to sa comment section ni Mr. Chulz. Yan ang maraming tanong ng mga manonood ni Mr. Chulz at ni Ma'am Melinda. Siyempre, bago ang lahat, nais ko munang batiin si Ma'am Paloma Due, si Crisha Serilla, si Skyros Dipatuan Mauna from Marawi City, si Wenceslao Dicosa, si Dance Rowan TV, Elizabeth Terol, Jan Niño Quino, Mr. Cody, at si Buhay Isla TV. Yan, maraming salamat po sa inyo lahat. Shoutout po sa inyo. Salamat sa patuloy nyong pagsuporta sa ating channel mga ka-OFW Biahero. Saludo po ako sa inyo. So yun na no mga ka-OFW Biahero. Bago tayo magsimula, nais ko munang bigyan ng kahit kaunting advice itong si Ma'am Melinda. Alam mo Ma'am Melinda, maging normal na sa'yo ang mga taong nagre-real talk sa'yo or ang mga taong nagtatanong sa'yo minsan ng below the belt or yung mga nagko-comment dyan minsan na masasaktan ka. Bakit ka mo? Kasi kailangan natin minsan masaktan. Dahil yung sakit na ibinibigay nila sa iyo, yan ang magpapabago ng buhay mo at ng channel mo. Kumbaga, face the fear. Is your fear? Fearless? Fear? Fear! Tagalogin na lang natin. Harapin mo yung mga bagay na kinakatakutan mo, Ma'am Melinda. Para maging strong kayo ni Mr. Chulz. Di brusko-brusko to ha. Melcho lang ang malakas. Ha? Eto na nga mga ka-OFW Biahero, no? Naglabas na ng sagot ito si Ma'am Melinda sa mga tanong ng mga tao. Ngayon, dito sa sagot ni Ma'am Melinda is meron akong isang tanong na hinahanap na gusto rin makita ng mga solidong sumusuporta dito sa Melcho. At yun na nga, sino ba si Rafael Ligtas? Okay? So yung napapansin nyo dyan, yung nakapin dyan na comment ni Ma'am Melinda, wala pa yan. So, in-upload ito 45 minutes nang nakaraan bago ako nag-comment. So, ito ang comment ko kay Ma'am Melinda. Putik Ma'am Melinda, humanda ka sa akin mamaya. Irereel to ko tong video mo para kay Mr. Chulz namin. Humanda ka sa itatanong ko sa'yo. Bigyan ko ng malupitang video reaction to Ma'am. Appear. So, bakit ko ba i-comment yung ganong comment dyan sa video ni Ma'am Melinda? Kasi marami talaga nagtatanong kung meron pa bang pag-asa si Mr. Chulz, huwag mo nang paasahin si Mr. Chulz. Para mawala na yung haka-haka, ako na ang magtatanong sana kay Ma'am Melinda. Na sinabi ko nga dito na i-real talk natin si Ma'am Melinda sa itatanong ko sa kanya. Dahil yung hinahanap kong tanong, nasaan yung tanong na sino si Rafael Ligtas para sa kanya. At eto nga mga ka-OFW Biahero, nag-comment sa atin si Ma'am Melinda. Ang comment sa atin ni Ma'am Melinda, maraming salamat sa patuloy na suporta nyo sa amin. Totoo! Tunay na sumusuporta ako sa iyo. At lalong-lalo na sa tambalan nyo ni Mr. Chulz. At eto nga mga ka-OFW Biahero, after niya na mag-reply, meron sigurong 20 minutes. Nag-pin ng message itong si Ma'am Melinda. Siguro naramdaman na rin ni Ma'am Melinda yung itatanong ko sa kanya. Ito ang comment ni Ma'am Melinda na nakapin sa kanya ngayon. Hi everyone! Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa amin. Real talk!
Rafael Ligtas was my ex ilang buwan nang nakalipas. Mr. Jules! Kaelyn! Mas malaki ang kargada mo! Kargada sa pagmamahal para kay Ma'am Melinda. Kayo talaga kung ano nung mga iniisip nyo, ha? Give you me a good old rub, 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 rub. Yeah, boy, help me. So ayan, ituloy ulit natin kung ano pa'y sinabi ni Ma'am Melinda. Ilang buwan nang nakalipas, and yes, it's true, na we were together for 8 years. And I was happy and grateful for those moments na nakasama ko siya. Kaya hindi ako nagsasalita tungkol sa kanya kasi life and his life now doesn't concern each other. Oh my goodness, parang break na. Ing break pa ulit. What's wrong with you, bro? What the heck? You tripping, bro? You tripping! Kung ano man ang mga sinasabi niya is ayaw kong mag-react kasi I once loved him. And those memories will remain for us. Pero hanggang dun lang yun. Let's all spread kindness. So ito mga ka-OFW Gahiro, no? So ilulugar ko naman ang sarili ko para kay Rafael Ligtas. Siyempre, mga ka-OFW Gahiro, kailangan level tayo dito. Itong si Rafael Ligtas, siyempre 8 years ba naman eh? Agad-agad mo ba makakalimutan yun, di ba? Siyempre, nandun pa rin yung pagmamahal ni Rafael Ligtas para kay Ma'am Melinda. Ngayon, syempre, nakikita ng mga tao, ng mga buong madlang people, yung content nilang dalawa ni Mr. Jules. Italaga naman magsiselos si Rafael Ligtas. So, intindihin na lang din natin ang kalagayan ni Rafael Ligtas. So, ngayon, ito naman yung masasabi ko sa'yo, Rafael Ligtas, para na rin sa ikabubuti mo. Dapat, tanggapin mo na yung katotohanan. Move on ka na lang. Kasi meron at meron talagang babae na nakalaan para sa'yo. Ganon din naman kala Mr. Jules at na Ma'am Melinda. Kung talagang sila, sila talaga. Di ba? Ganon lang naman yun eh. Pero syempre, para sa'yo, Rafael Ligtas, para maligtas ka, anumang klase ng kapahamakan, kung hindi ka makapag-move on, nandyan yung mapapabayaan mo na sarili mo, hindi ka na makakain, hindi ka na makakatulog. Paano ka pa, 'di ba? Ano na magiging kalagayan mo? Mapapabayaan mo na sarili mo, 'di ba? Kailangan chill-chill lang kasi meron talagang babae na nakalaan sa iyo. Kailangan bago kanya makilala, maganda ang iyong pangangatawan. Alam mo 'yon? Isipin mo, hindi lang si Ma'am Melinda na babae sa mundo. Marami rin namang babae nakapaligid sa iyo. Kaya ka rin mahalin. Alay mo, masigit pa sa pagmamahal ni Ma'am Melinda sa'yo noon. Oo, wala tayo sa kalagayan mo. Pero syempre, yun ang realidad na mas magandang gawin mo para sa sarili mo. Sabi ko nga kanina, face your fear. Harapin mo ang takot sa buhay mo. Mag-move on ka na lang. Dapat patunayan mo na ikay isang tunay na lalaki, Rafael Ligtas. Hindi naman ako against sa nararamdaman mo para kay Ma'am Melinda. Siyempre, 8 years ba naman ang tagal nun? Hindi kasalanan ni Mr. Jules na ma-in love kay Ma'am Melinda. Lalo't wala na kayo, di ba? Sa una lang yan, masakit talaga. First time mo? Masakit talaga pag first time. Pero kapag tinanggap mo, mas masarap ang second time. Kaya kung ako sa'yo, ipaubayan mo na si Ma'am Melinda kay Mr. Jules. Sports lang. Huwag mo na lang panoorin ang mga video nila kung talagang alam mong nasasaktan ka na. Payong kaibigan kahit hindi pa kita kilala. At para dun sa nagtanong kay Ma'am Melinda, na bakit nagustuhan mo si Mr. Jules kahit hindi ka gwapuhan? Aba teka, aanhin mo ang gwapo, aanhin mo ang maganda, aanhin mo ang mayaman kung ikay iiwanan. Dapat, dun ka sa taong pangmatagalan.
Tandaan nyo, kahit pangit, nakabubuntis din. Pero ito mga ka-OFW Viajero, sasabihin ko yung sagot ni Ma'am Melinda para kay Mr. Chulz na narinig ko na napaka-solid na sinabi ni Ma'am Melinda na mag-focus ka muna sa iyong karir at lalong-lalo na sa iyong pamilya. Yun yung pinaka-the best na payo ni Ma'am Melinda kung bakit hindi muna sila magkikita para kahit papano matuto si Mr. Chulz kung paano mag-handle ng isang pamilya. Kailangan mag-focus muna siya sa pamilya niya, ayusin muna niyang pamilya niya bago niya i-handle si Ma'am Melinda. Yun yung ibig sabihin nun mga ka-OFW Viajero, sa mga hindi nakakaintindi ng ibig sabihin ni Ma'am Melinda sa sinabi niya para dun sa mga tanong, at yun ang sagot ni Ma'am Melinda sa inyo. Siyempre, para pag si Mr. Chulz humawak na ng pamilya, tulad nga ng magkakapamilya na siya, halimbawa si Ma'am Melinda na yung magiging asawa niya, meron silang ipon. Hindi naman kasi lahat ng goal madadali mo kagad ng mabilisan yan. Kung meron kang pangarap, iba yun talagang pinaghihirapan. Kaya ito sa'yo Mr. Chulz, challenge lang to. Kaya kailangan yung challenge ni Ma'am Melinda para sa'yo is hindi naman para kay Ma'am Melinda yun, kundi para sa'yo din dahil ikaw ang lalaki. At pagka iyan ay binigay ng nasa itaas, walang sino man ang makakapigil dyan sa dalawa na yan. Sila at sila talaga. Support lang tayo sa kanilang dalawa mga kamilcho. At eto naman para sa'yo Ma'am Melinda. Napapansin ko lang bakit parang mas lalo kang nangangayayat kapag malayo ka kay Mr. Chulz. Mas lalo kang gumaganda kapag kasama mo si Mr. Chulz, Ma'am Melinda. Paano yan? Summer classes, it means 2 months kayong hindi magkikita. Mas lalo kang mangangayayat nan. Dapat naman, kahit papano, pagbigyan mo naman si Mr. Chulz na ikay dalawin niya para kahit minsan mapuna ni Mr. Chulz ang pagkukulang niya sa'yo. Hi, Mr. Chulz. Eto na naman tayo. Si matandang nikilig. Please lang tanggalin niyo ng tagyawat ko dito. Magkita naman kayo kahit minsan, Ma'am Melinda. Para naman kahit papano, ma-repress ang mga utak at puso nyo ni Mr. Chulz. Kaya kayong mga manonood, ano sa palagay nyo? Tama ba itong sinasuggest ko para sa dalawa? Dapat ba nilang hahayaan nila tayong wala tayong mapanood na kahit man lang sa isang linggo ay meron silang pagtatagpo man lang pwede nating mapanood bukod sa kanilang everyday vlogging? Well, i-comment down below nyo na lang dyan para mabasa ni Ma'am Melinda at i-hashtag ko to kay Ma'am Melinda, sigurado mababasa niya yan. Ano sa palagay nyo? So, paano mga ka-OFW Viajero? Hanggang dito lang, OFW Viajero, peace out! Salute!